Welcome back to my channel. Yes, welcome back. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman te, subscribes mo na yan. So mga tayo, ang ating vlog for today ay mga tungkol sa mga bayarin natin dito sa kalugaran. So itong bayarin na to ay sa amin lang. Alam mo sa'yo, di ba? So yes. At Tagalog na lang po muna ang ating vlog sapagkat subalit po eh mahirap po mag-explain kapag English, di ba? So sa mga Jumericano at Amerikana kung taga pagpanood eh mag-excuse na lang muna kayo. Huwag na muna kayong manood mga Zay sapagkat subalit hindi niyo naman ito maiintindihan. Skip na lang muna, no. So ayun na nga. So ito ay month of December. Ay not December kasi nung December kasi masyadong dami naming gastos kasi nga 'di ba Pasko. So ito ay month of January. So ito ay month of January, yung bayarin namin as in bayarin namin. January 2022. So ito yung bayarin namin nung January 2022. So pasensya na kayo, paulit-ulit ako. So mga day, ano nga, ang video na to ay para na din sa aking mga pamilya. Charot. Nadamay sila. Pero totoo yon, para sa inyo to, kung nanonood man kayo, ay manood lang kayo, ha? At makinig kayo mabuti, no? Para hindi kayo ano-ano dyan, kung ano-anong iniisip ninyo, no? Na hindi porket nandito sa Jumerica eh marami ng kwarta, ang hindi nyo alam ay ito. Ito ang hindi ninyo alam. Ang tunay na katayuan ng mga pamilya nyo dito, okay? So you should listen carefully para maintindihan nyo, no? Para pag after nyo maintindihan ito, siguro mapapaisip kayo na, ay, ganun pala doon. Kailangan di na tayo manghingi ng manghingi. Ganon. So, makinig kayong mabuti. Kahit na hindi sa pamilya ko. Kahit sa mga ibang tao na may pamilya dito sa Amerika. So, you should know this. Okay? Bagamat hindi man sinasabi ng inyong mga kapamilya ang kanilang mga kaganapan dito. Pero ito po talaga yung reality. No? Yung realidad. So, every state, hindi ko alam kung pare-parehas, pero magkaiba po yan ng mga bayarin, syempre, no? At every tao, every individuals, may kanya-kanyang bayarin dito. At yun na nga po, every state, so like kami dito sa Texas, hindi, mas cheaper than ipagko-compare mo siya sa mga taga California. So sa California medyo mahal doon, no. Kung mayroon kayong kapamilya doon, itanong niyo sa kanila yung mga bayarin nang maintindihan niyo yung kanilang sitwasyon sa buhay. At ito naman po ay depende sa kalagayan mo sa buhay, no. Kung ikaw ay milyonarya, ay di pwede ka nang manghingi ng manghingi sa kamag-anak mo, charot. Charot lang. Pero kung yung mga pamilya mo dito ay nagtatrabaho lang talaga ng dalawang trabaho, tatlong trabaho, ay mag-isip-isip ka na after mo marinig etong sasabihin ko. Okay? So, unang-una, ito po ang aming bahay. Yes, ito po ang aming bahay. Is bagong lipat lang po kami dito. So, nagbabayad po kami sa bangko ng $1,600 po. Mm-mm. So yung $1,600 po is parang bayad namin sa bangko. Oo, kasi umutang po kami doon nung bumili po kami ng bahay kasi hindi naman po namin kayang i-cash, no? Kasi masyadong malaki, masyadong mahal. So yon, nagbabayad po kami ng 1,600 dollars every month para sa aming bahay. Pero sa amin na to. So dati nagbabayad kami ng 1,600, hindi po sa aming bahay, apartment po iyon. Kaya nga po, mas maigi po na kumuha ng bahay mo kung parehas lang naman yung binabayaran mo sa apartment, 'di ba? So yun yung kagandahan. So dati nagbabayad po kami ng 1,600 pero po sa apartment 'yon. Pero ngayon nagbabayad pa rin kami ng 1,600 every month, pero sa amin na po ito. So yun, ganon yun, difference ng apartment at saka may bahay ka. So sa peso po, every month po, ang binabayaran po namin ay 77,824 pesos po yun. Yun po yung binabayaran namin every month dito sa bahay namin. Hindi pala namin, ng asawa ko po pala. Nakikiamin ko, hindi ka naman nagbabayad. Charot lang. So pero yun talaga yung
totoo. So next, second na binabayaran namin every month is yung aming sasakyan. Nag-iisa lang po yung sasakyan namin, pero binabayaran po namin yun every month ng $600. So yun po ay nasa $29,184 sa peso. Kasi ang $1 is parang nasa 49 point something. So, yeah. So, depende, no? Depende sa palitan. So, ngayon kasi ang palitan ay nasa 49 something. So, kaya naman, 29,184 pesos yung binabayaran namin sa aming sasakyan every month. So, ngayon naman po, dadako tayo sa pangatlong bayarin namin every month. Ito po yung aming Wi-Fi. Yung Wi-Fi po namin is ako po yung nagbabayad doon. Yun lang po yung ano ko, yung ambag ko sa asawa ko. Yung Wi-Fi. So, ako po nagbabayad doon at ang binabayaran ko po doon is $200. Kapag delay pa si Manoy magbayad, like one day delay, may charge na $25. So, ang binabayaran ko po is nasa $10,944 po sa Wi-Fi tsaka sa cable. So, ngayon naman po, mayroon po kaming mga cellphone, online, mga ganyan. So, ang binabayaran po namin sa cellphone is, dalawa po kami ni Manoy, is nasa 10,000 pesos. Yun. So, every month, yan po yung binabayaran namin sa phone namin. Phone bill. So, pang-apat. Pang-ilan na ba yun? Ay, hindi, pang-lima na pala. So, pang-lima po is insurance po. Oo, sa... Hindi ko alam kung anong insurance to. Parang health insurance. So, sa amin po ni Manoy is siya lang po yung nagbabayad ng health insurance. I mean, lahat po ng bayarin namin dito, maliban sa Wi-Fi, is siya po lahat nagbabayad. So, eto po, health insurance po namin is, umabot po siya ng 600 kasi po. So, yung pong ating insurance, sa health insurance po, medyo mahal po kasi dito pag nagpa-hospital ka, kaya kailangan mo ng health insurance para po hindi ka mabigla sa bill ng just in case nagkasakit ka, ganyan. So, kailangan mo talagang kumuha ng health insurance. So, si David po, sa work niya, doon po siya parang inaano na, tinatanggal na sa salary niya yon. Oo, $600 every month. So, parang $300 sa kanya, $300 sa akin. Kasi nga, kasama na ako dun. So, yun. Ganun. So, sa peso po is nasa 29,184 po yung aming health insurance every month. So, ngayon naman po, dadako na po tayo pang ilan natin. Pang-anim naman tayo. So, sa pang-anim natin is water bill. Siyempre, dito, or kahit saan naman, nagbabayad ka diba ng tubig. Kahit naman dyan sa Pilipinas, nagbabayad din naman tayo ng tubig. Yun nga lang, medyo mura. So, dito naman, yung water bill namin is umaabot ng $115. Yes. So, depende naman yun kung... Depende. Depende siya sa tubig. Depende talaga. Kasi, depende kung ang dami mong tubig na nagastos ng isang month na to. So, depende sa gamit mo. Ganon, di ba? So, hindi ito yung fixed price. So, depende siya kung gaano kadaming tubig ang nagamit mo ng buong isang buwan. So, sa amin, ngayong month is nakabayad kami ng $115. Tapos may butal pa siya, so hindi ko na sinama. So, ginawa ko na lang ng $115 para sakto. So, yon ay nagkakahalaga ng 5,553.6 pesos pala. So, yon ang aming water bill. So, $115 ngayong month na to, January 2022. So, pang ilan na tayong... pampito na tayo sa electricity. So, sa electricity po namin is na lagi pong $100. So, ito ay depende lang din sa dami ng nagamit mong kuryente. Kaya ako dito sa bahay, pinagpapatay ko yung mga ilaw, mga ganyan kapag umaalis ako. Tapos, yung mga nakasaksak tinatanggal ko. Kasi, nag-aano pa rin yun ng kuryente. Alam mo yun. So, yun. So, ang binabayaran namin is $100. Yun ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. So, hindi ko alam kung magkano, pero nagkakahalaga siya ng 5,000 pesos sa peso sa kuryente. Tapos,
Tapos, ito na pang walo. Meron tayong Netflix. Netflix subscription. So, mahilig po kami manood ng movie ni David. And yun po yung aming pinaka-bonding kapag wala kaming trabaho, ganyan. Or pag bored kami, or kung nandito lang kami sa bahay. So, Netflix kami palagi nanonood. So, yan. Ang aming subscription ay 17.59. At ang aming binabayaran is 855.57 pesos every month. So next natin is grocery budget. Eh yung grocery budget nalaga namin is And then next natin is car insurance. So sa car insurance po eh sumabot po siya ng $100 every month. So nasa 5,000 pesos po siya. So, yun po yung sa car. Tapos, kayo po sa gas kasi gumagamit po kami ng gasol sa labas dahil may gasol po ang sarili sa labas para sa dried fish ko at saka sa yun din po yung ginagamit namin kapag nag-iihaw, ganyan. So, yun po ay nasa $50 a month. So, meron pong 2,500 pesos every month sa peso. Tapos, house insurance po namin is $50 a month. So, ito po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos po sa peso. So, ang lahat-lahat po ng total na binabayaran namin every month is ito po. Ito na. Tan-tan-tan-tan-tan! So, mga day, ito na ang final total ng mga binabayaran namin, ay hindi ko pala, ni David, na every month. So, yeah, ito ay nagkakahalaga ng 2,000, ay mali. 200,386.17 pesos. Yun po yung binabayaran ni Manoy every month. So, mga dahil sa dollars naman, ito ay nagkakahalaga ng 401. So, ito sa dollars ay nagkakahalaga siya ng 4,128.71 dollars. So, yon yung halaga ng binabayaran namin every month dito. So, sa mga nakikinig dyan or sa mga pamilya ko na hingi ng hingi, tumigil na kayo kasi hindi naman madaling mabuhay dito at nagtatrabaho lang din naman kami ng bonggang-bongga para mabuhay dito kasi nga puro bayarin, day, oo. So, sa mga hindi nakakaalam is dapat nyo rin kasing tanungin yung mga kamag-anak nyo na nandito kung gaano kalaki yung binabayaran nila, no? Siyempre, diba? Hindi pa dyan kasama kung ikaw ay magkakasakit. So, hindi pa kasama yung kapag ikaw ay inatake, dadalhin sa ospital. So, ang laki ng bill sa hospital dito. So, hindi siya kaparehas ng dyan sa Pilipinas. Well, magkaiba naman talaga kasi iba rin naman yung sahod dito kaysa dyan, diba? So, at least may alam kayo na hindi ganun kadali yung buhay na pinagdadaanan dito ng mga pamilya ninyo, ganun. At syempre, kung may pinapadala din naman yung mga pamilya ninyo, eh sana naman ibigyan nyo ng importansya, mga day. Dahil yung mga pamilya nyo yan, eh hindi naman ganun kadali na sabihin na nating, oo nga, per hour binabayaran dito. Pero te, yung pagod din naman nila, no? Lalo na, hindi pa nga dyan kasama yung gas, te. Lalo na ngayon, ang mahal na ng gas, eh, wala naman ditong public transportation. Kaya, syempre, kailangan din nilang magbayad sa gas. At, syempre, pag nasira yung sasakyan, di pa dun kasama yung, syempre, may insurance. Kaya nga may car insurance. Pero, at least, di ba? Tapos, di pa kasama din yung shopping. Alam namang, pasok ka lang ng pasok sa trabaho. Tapos, ikaw, wala ka man ng magandang damit. Syempre, at least, bumili ka din ng para sa sarili mo, hindi lang puro para sa pamilya o para sa mga bills mo. So, kasi minsan, may mga pamilya tayo na, oh, laki ng kinikita mo dyan, tapos hindi ka man lang makapagpadala sa amin. So, excuse me po dun sa mga ganong,
pananaw sa buhay or akala ninyo ganun talaga yung ganap dito na kumikita ng malaki, nag-iipon lang, tapos di makapagpadala sa pamilya. So, ito po oh, papakita ko sa inyo. Ayan po lahat ng bayarin po dito. So, etong sa amin, eto lang talaga lahat yung binabayaran namin. Ewan ko lang po sa mga iba pang mga kababayan natin dito na malay mo, mayroon pa silang mga extra-extra binabayaran, diba? Katulad na lang kapag may anak pa silang, like, yung mga child-child support kinekineme. So, diba? Yung mga naghihiwalay-hiwalay yung... Kunwari, yung napangasawa mo, foreigner, may anak, tapos kailangan niya pang suportahan yung anak niya. O, diba? O, dagdag bayarin din nila yon. So, kaya tayong mga nandyan sa mga... sa Pilipinas, eh, wag po tayong mag-isip na yung anak niyo po dito ay... social-socialin, ganon. So, nagpapasosyal lang po sila. Kasi nga po, binabagay lang nila yung sarili nila sa... kung anong may katayuan sila sa buhay, no? Alangan naman pong trabaho lang sila ng trabaho at wala po silang karapatang mag-social-social, kunwari, ganun. So, dapat po tayo, kahit na wala pong pera, at least magmukha tayong may pera kahit wala tayong pera. So, hindi nyo po naiintindihan yun, di ba? Kasi ang gulok magkwento. So, ngayon, naiintindihan na sana ng pamilya ko dyan sa Pilipinas, ng mga kamag-anak ko na hindi porket nandito ho ako, may pera na po, tapos... nag-iipon lang, ganyan, mali po yun, no? Dahil nga po, ang dami din po naming bayarin dito ng asawa ko pala, hindi pala ako. So, kumbaga, ako, yung kinikita ko is parang savings po namin just in case. Kunwari, may gusto kaming bilhin na furniture, gano'n, para naman gumanda rin yung bahay namin. So, dun ko po yung kinukuha sa pera kung pinagtatrabahuan or hinahatian ako ni David. Kung di ko talaga kaya, ganon, so hinahatian niya ako or minsan siya na lang. Kasi ayaw niya din naman na wala akong maipon, no, diba? Kasi nga, trabaho din naman ako ng trabaho, te. Hindi lang naman ako dito umuupo, nag-aantay ng grasya, nagpapasosyal, nagtatrabaho din naman ako, te, ganon. Kaya dun sa mga pamilya ko or sa kung sino man dyan na may pamilya dito sa Amerika, huwag kayong magreklamo. Kung maliit po yung naibigay ng inyong pamilya, huwag ng inyong anak or ate, huwag po kayong magreklamo. Kasi po, ang dami din po talaga naming bayarin dito. Oo! Kaya kung binigyan po kayo ng $20 o 1,000 na yun sa peso, itanggapin nyo na lang po. Kasi po, malaking halaga na din po yun, no? At hindi rin naman po namin pinupulot yung pera dito. At sabihin na natin dollar po yung kinikita. Eh, para sabihin ko din sa'yo na dollar din yung bayarin. Okay? So, kaya magpasalamat tayo sa ano natatanggap na lang natin at bigyan natin ng importansya. At doon po sa mga tumutulong po sa pamilya sa Pilipinas, nagpapatayo na po ng bahay, nagbibigay ng negosyo. Ang masasabi ko lamang po, katulad po sa mga kapatid ko, di po nila binigyan ng importansya yung pinapadala ko. So, ngayon nga po sila, diba? Yun po, karma na po yun. Dahil po, dapat po, pag binigyan po tayo ng ating pamilya, ng pangnegosyo, pampatayo ng bahay, gawa po natin, huwag po natin gastusin sa iba kasi kawawa naman po sila. Alam nyo po, mas swerte po kayo kung may anak po kayong ganito na nagbibigay po ng pampagawa ng bahay, nagbibigay po ng pangnegosyo nyo, mas swerte po kayo kasi po, ibig sabihin no, nakakaangat-angat po sila sa buhay dito. Charot. Pero, hindi po, I mean, sinasama po nila kayo sa budget nila, 'di ba? So dapat maging basta yun na yun. Hindi, magbigay ka ng importansya sa binibigay nilang pera sa'yo. Maging ma-appreciative ka, ganun. Oo, magpasalamat ka, dai, kasi yung ate mo tumutulong sa'yo, 'di ba? Yung anak mo tumutulong sa'yo kahit na gipit na gipit din dito, tinitiis na hindi makapag-shopping, tinitiis na hindi makakain sa restaurant, tinitiis na hindi kumain ng masarap kasi nga gusto rin nila na magkaroon kayo ng magandang buhay dyan, no? Dahil syempre may magandang buhay sila dito, gusto rin nila na magkaroon kayo ng magandang tahanan, magandang tirahan, magandang kasuotan, magandang restaurant na nakakainan paminsan-minsan. So, sila po dito, tinitiis po yan nila para lang mabigyan lang kayo ng maayos or magandang experience sa buhay, diba? So, kumbaga sinishare nila kung ano yung meron sila dito na natatamasa at gusto rin nilang ma-experience nyo. Yun nga lang, may iba nagre-reklamo pa, no? So, huwag po tayong ganun. Dapat magpasalamat tayo
at mag-appreciate tayo sa kung anong ibibigay sa atin ng ating pamilya na nasa ibang bansa. So, itong mensahe na ito, hindi lang po sa ibang tao, kundi pati na rin po sa pamilya ko. Sa mga kapatid ko, na blinak ko, ayan, sana narinig nyo kung ano man yung mga pinagsasabi ko dito. Sana nakinig kayo ng bonggang-bongga at sana naisip nyo kung gaano kahirap mag- kumita ng pira dito, okay? Pira, okay? Pira! Kaya sa susunod, kapag nanghingi kayo, huwag na kayo magreklamo pag binigyan kayong $10, no? 500 pesos. At least binigyan kayo, di ba? Kaya naman doon sa mga pamilya ko nanghihingi at nauutang, hindi po namin inuutang ang pera dito. Tinatrabaho po namin yan. Kaya huwag po kayong mangutang sa amin kasi wala din kami maipapautang. Dai, oo. At sa mga tao pong nang i-scam dyan, ang mga OFW, mahiya-hiya ho kayo sa mga balat ninyo at sa pagmumukha ninyo. Kasi po, yung pera nyong in-scam ay pinaghirapan po nila, no? Yung mga ibang Pilipina dito, dalawa-dalawa ang trabaho, tatlo-tatlo, at nagsa-sideline pa yan sa weekend. So, imbes na ipahinga nila, iniisip nila na kailangan nilang kumita ng mas malaki para matulungan kayo dyan. At para, ayun. Pero itong mga scammer minsan, talaga namang mga walang hiya, no? Yung akala ng isang OFW na hindi na ako magtatrabaho ng 5 beses sa isang linggo. Or kaya hindi na ako magtatrabaho ng dala-dalawang trabaho or tatlo-tatlo dahil may kikitain ako dito sa sideline ko. Ganon. You know what I'm saying? So, ganon yung naiisip nila. Kaya naman, sasali ako sa negosyo nyo. Ganon. Di nila scam pala, no? So, yun. Na-scam na rin ako dati, kaya good luck sa karma, mga Zai. Bagamat ang dami ko nang nasabi, at alam kong wala kayo naiintindihan, bahala na kayo. Basta ang akin, nakinig kayo, at intindihin nyo na lamang, no? Dahil ang hirap talagang, hirap na nga ako mag-explain sa English, ay sa Tagalog, what more sa English pa, di ba? So, alam niyo naman ang managing nyo, bububuhan minsan, no? Kaya huwag kayong video kong inaano dyan. So, yun lang guys, at mapapahaba na tayo dahil matutulog pa ako. Alam nyo guys, nasira yung salamin ko today, kaya medyo ganyan yung mata ko. Nasira siya kanina sa trabaho at di ko alam kung kailan ulit ako mabibigyan ng salamin ni Manoy. I mean, hindi ko alam kung kailan niya ako makukuha ulit ng salamin. Kasi ang sakit ang ulo ko pag wala akong salamin, pati mata ko. So, yun lang guys. At ako'y magpapaalam na sana share niyo din tong video na to. At mag-subscribes kayo naman. Paabutin niyo naman ako ng 1,000, no? Dahil, hindi pala. 100,000 nate. Para naman may, silver button, day. Sige na, day. Share niyo na tong video ko. Para naman matuwa ako. Charot. So, yun lang guys. At ako'y magpapaalam na ha. At ako'y matutulog muna dahil kauwi ko lang galing trabaho. At ayun na nga, ang dami ko din ginawa doon. Ang daming ganap today. Bagamat di man busy. Pero itong ang lamig din sa labas talaga. Sobrang lamig. So, kaya mga day, ako'y magpapaalam na ha. At ako'y matutulog. At kakain ako muna pala kasi di pa ako nagla-lunch. Kasi hindi ako nagbaon. So, sige na. Bye-bye na, ha? See you tomorrow. Mag-subscribes ka na, ha? Para naman ako ay dumami ang subscribers. Para naman umabot ng 1,000. Ng 100,000 na. Para naman may silver button si Jingding, ha? So, sige na. Bye-bye.